Maraming netizens ang halos madurog ang puso ng mapanood sa social media ang sinapit ng mga kababayan natin sa lalawigan ng Turigarao kung saan lagpas tao ang baha na dulot ng epekto ni Bagyong Ulysses. Marami ang hindi agarang na-rescue dahil na rin sa panganib ng bagyo at tubig, kaya naman bilang resulta ay marami ang nalunod at binawian ng buhay. Marami man ang nahahabag sa kinahinatnan ng mga apektado ni Bagyong Ulysses ay karamihan naman ay walang magawa. Dito, nagkaroon na ng sisihan kung sino nga ba ang responsable sa pagbibigay ng pangunahing tulong. Isa ang aktres na si Glaiza De Castro sa matapang na nagpahayag sa social media ng kanyang pananaw sa mga pangyayari. Kalakip ang screenshot ng CNN report kung saan ipinapakita ang aerial inspection ng Pangulo sa Cagayan Valley ay nag-react si Glaiza. Ayon sa aktres, yung may nakita ka ng mali pero nag-inspect ka lang. Bagaman maiksi ang pahayag, ramdam ng netizens na ang pinupuntirya ni Glaiza sa makahulugang mensahe niyang ito ay ang Pangulo. Noon pa man ay marami ng pasaring ang netizens sa pinakamataas na leader ng ating bansa tuwing may sasapit na kalamidad. Isa na rito ang nag-trending na hashtag nasaan ng Pangulo noong Bagyong Rolly. As expected ay hindi nagustuhan ng supporters ng Pangulo ang tweet na ito ni Glaiza. Sunod-sunod ang naging pagtira sa kanya na ang iba ay sinabihan pa siya na mahina ang utak. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon ng netizens sa tweet ni Glaiza. A good leader delegates duties and ensures all machineries are coordinating and working under one tune. No need to micromanage and physically be the one giving the relief goods himself. O mismong lumusong sa baha to save others. Ang gumagawa lang noon for photo ops ay mga trapo. Alam mo ba na may iba't ibang ahensya o sangay ng gobyerno ang tumutugon pag may sakuna sa bansa? At lahat sila ay sumusunod base sa utos ng Pangulo. At alam mo ba na hindi kailangan ng Pangulo ang magpa-picture o ipamedia ang mga ginagawang hakbang na ito? Tignan niyo yung nangyari sa Tugigaraw na matay yung volunteer na rescuer na kuryente. Kasi di in-inspect ng mabuti yung lugar. Gusto ata nila mas marami pang mamatay na rescuer. Kapag po ba gumagawa kayo ng project, di ba ini-inspect mo muna kung bagay sa'yo yung script, yung character, sa kakagagawa ng plan, kung paano mo isasabuhay yung character. Then, during the taping, you implement what you have planned to do. Same process, real life lang to. Samantala, narito naman ang panawagan ni Glaiza para sa lahat. Habang tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga nasalanta ng sunod-sunod na mga bagyo, huwag tayong tumigil dahil ang mga kababayan naman natin sa Cagayan Valley ang kailangan ng tulong natin ngayon. Walang maliit na tulong, lahat mahalaga. Walang pangangailangan na mas higit sa iba. Matutulungan lang natin ang lahat kung tutulong tayong lahat. Cagayan Valley needs our help now. Yan po ang latest sa Showbiz Broadcast. Don't forget to hit like and subscribe to our channel for more Showbiz updates.